Pulo ito, kay Buloy, lumabas ka na dyan, baka makauwi na kami. Ha? Pagod na pagod na kami sa'yo. Pagod na pagod? Hiyang-hiya naman sa'yo yung mga tauhan nyo sa'yo sa taas? Yung mga ginawa ninyong tanga? Pinaikot-ikot nyo dyan? Tapos kayo ang magre-reklamong pagod na pagod kayo? Hinaboy niyo po. Oh, nako, may pag-akbay pa si Uya. Mga kababayan, mga kapulisan natin, yan po ang ating PNP chief. Habang kayo nagpapakapagod, inuutusan, ginagawang mga utusan, ayun, nagkakantahan sila, nagkakaraoke, nagpaparty. Alam mo ba, PNP chief, kung ano yung kanta na yan, salamat na yan? Yan yung usually ginagamit sa inuman. Nag-iinuman kaya kayo? Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Tayo'y magkasamang muli. Pambihira, oo. Salamat! Andali, baka naman di party yan. Tingnan nga natin kung party yan. Baka pwedeng maikot yung camera. Oh, ikot mo yung camera. Ayun na. Nagpa-party. Naku po, ang lupit. Party-party mga bata nyo. Abusin nyo, party ng party, habang kayo, ayan, pagod na pagod. At kasi marami na tayong nababalitaan na meron pa rin mga pulis. Alam mo naman to si General si General Torre, talaga nga namang matigas ang ulo. Wala tayong magawa talaga dyan sa tao na yan. Matigas talaga ulo niyang tao na yan. Ang kapal-kapal ng mukha talaga ng animal na yan. Alam mo, ito si General Torre talaga, antayin ko yung panahon na ito ay makulong. Kasi grabe ho siya, ano, sumuway ng mga batas. Korte na nga nagsabi, talagang ayaw pa rin eh. Ito ha, pakinggan natin to ha. Ito. Kanina nga inilabas yung temporary protection order ng Davao City Regional Trial Court Executive Judge at sinerve dito sa PNP, specifically sa Region 11 at kay PNP Chief. Yung nga lang, pansamantalang nabuhay ng loob ang mga taga-KOJC kasi tingin nila, tapos na ang kanilang problema at meron lang temporary protection order, so hindi na raw itutuloy sa kanilang paniniwala yung paghahanap kay Pastor Kibuloy. Pero nagbago lahat yan dahil just a few moments after ilabas yung dalin dito yung iserve yung ano yung temporary protection order, dumating ang mga kalagdagang pulis at umasok po doon sa loob ng KOJC compound. As far as the police is concerned, hindi pa po pinagbabawal ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Parang tuwa pa siya, no? Hindi. Wag ganun. Anyway, base daw sa pulis, hindi pa rin sapat yung order ng korte na umalis na sila. Yeah, pagbabawal lamang ng temporary protection order, ayon sa kanila, yung pagbabarricade ng compound ng KOJC. Anyway po, para sa dagdag detalye dyan, ipapasok po natin si Gary De Leon na kasama natin dito sa Davao City. Gary, anong balita dyan? Anong susundan pa ng mga pulis? Alam mo, Bok, patuloy pa rin yung paghahanap ng mga pulis kay Pastor Apollo Kibuloy dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ano? At hanggang hindi pa raw ito nakikita, ay patuloy pa rin ang mangyayaring paghahanap. May tigas ng mukha nito talaga ni Torre, no? Tigas ng mukha. Pa rin nakailera ngayong gabi ang mga naka-full battle gear na pulis sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City. Sa kabila yan ang inilabas na temporary protection order ng Davao RTC Branch 15 kanina para sa KOJC compound. Ayan, tumatakbo na si ano. Tumatakbo na si Torre. Nina, mismo ang legal counsel ng religious group na si Attorney Israelito Torion ang nagatid ng dokumento sa compound. Naksad sa temporary protection order na dapat alisin ng mga pulis ang anumang inilagay nilang mga barikada. Ayan ha, malinaw yan. The PNP 11 is hereby order, galing ho doon sa korte ha, to remove all forms of barricades. Ang tanong,
Pag sinabi mo bang all force of barricade, eh lahat? Baka naman kapiraso lang. O baka naman yung mga nasa gate lang. O baka naman yung nandun lang sa kanto. Pag sinabi mo bang all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject command? Ano ba ibig sabihin ng all? All ba is konti lang? Ang all ba is 80%? Ang all ba is 85%? O ang ibig sabihin ng all ay lahat? Nako, hindi natin alam. Kaya nga, nagtataka tayo, bakit hindi maunawaan ang ibig sabihin ng all? Alam mo, may tawag dyan. May tawag sa ganyang klaseng, yung magpapalusot pa, alam mo na, yung sabit ka na, alam mo na nga pinagbawal. Oh, di ba, halimbawa, bawal lumabas. Pag sinabi sa'yo, bawal lumabas kasi pandemya. Oh, ang tatanong mo, pwede ba kahit doon sa gate lang? O pwede ba kahit hanggang doon sa kanto lang? Bawal nga lumabas eh. Sino bang bawal lumabas? Lahat. All. Pwede ba kaming mga health workers lumabas? Pag sinabi ngang all, all. Diba? Ito si Tore. Simple-simple, all forms of barricades. Anong tawag mo dun sa ano? Hindi, kasi ang pampalusot nyo dyan, barricades, hindi yung mga tao. Eh, ano bang ginagawa ng mga pulis? Diba? Ano bang ginagawa ng mga pulis? Di ba binabarikadahan nila? So kasama sila dapat umalis. Tain talaga, oh. Ito si Tore. Alam mo, Tony Torion, next time, ang sabihin mo kay Tore, are you a lawyer? Are you a lawyer? O harang sa compound. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Pero tila iba ang pagkakaintindi ng dalawang panig. Bagay na pinagtalunan ni na Attorney Torio. Hindi pagkakaintindi ng dalawang panig. Tama ang intindi. Ayan o, itong babae na to, galing sa korte yan. Galing sa korte, sinamaan na nga si Torion. Para sheriff yan eh. Ay, nako naman o. Tuloy. Yon at Police Brigadier General Nicholas Torre. Paalala lang sa mga nagko-comment ha. Huwag po natin i-spam. Huwag po tayong paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit tayo, iha-hide po kayo. Okay? Kahit yung comment ninyo ay pabor o hindi pabor, basta pag paulit-ulit, iha-hide po kayo ng mga moderator. Ha? So, ang tawag po kasi doon, corn beef. De, spam po ang tawag doon. So, wag pong paulit-ulit, ha? Third. And proprietor. Leia Okada. Parang naalala ko ikaw. Rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. Yun ang so sabi ko, sa amin po, sir. Attorney, my turn? Yes, sir. Bago tayo lumayo, you are talking about presence. Ayon pa sa PNP, hindi nakasad sa TPO na itigil ang pagsisilbi nila ng arrest warrant. Abay, wala naman sinasabi. Wala naman sinasabi. Abay, walang sinasabi si Attorney Torion. Walang sinasabi si Attorney Torion na bawal na kayo mag-warrant, ha? Ng warrant of arrest o mag-serve ng warrant. Walang sinasabi. Ang sinasabi dyan, linawin kasi natin eh. Linawin natin ang sinasabi dyan, huwag niyong harangan. Dapat malayan lumalabas, pumapasok ang mga tao dyan. Eh, anong ginawa ninyo? Diba? Pag lumabas ka, bawal ka nang pumasok. Anong karapatan nyo? Kaya nga, merit of amparo eh. Alam niyo ibig sabihin ng amparo? Ha? Hindi nyo alam. Sino nakakaalam dito ibig sabihin ng amparo? Hindi nyo talaga alam. Ibig sabihin ng amparo yung amparo, paro, G. Amparo. Amparo, paro, G. Hindi. Ibig sabihin ng amparo is protection. Ha? Protect. Yan, protect. Ibig sabihin po nun. Ibig sabihin kalayaan na kalayaan. Ikaw ay may karapatan ng protection. Okay? So, linawin natin yon. Ito talaga ito si,
Ah, talay, talay. Laban kay Kibo. Banat Bay, thank you, thank you. Actually, galit ako sa iyo noon, pero masasama-sama tayo sa pagbagsak. Ba't ka naman galit sa akin? Madam Donna naman. Huwag ka nang galit sa akin. Puloy, kaya mananatili raw ang mga pulis sa paligid ng compound, tanging barriers o mga harang lang daw para malayang makagalaw ang mga miyembro ng KOJC. Ang nais ipaalis ng korte. O, eh, anong tawag mo dyan? Barrier. Order, never it is mentioned that the police stopped the implementation of the warrant of arrest against fugitive Kibuloy and never was it mentioned that we will vacate the premises. Plano rin ngayon ng PNP na maghain ng motion para linawin ang desisyon ng Davao Court. Samantala, muling nabanggit ang mga pulis na may na-detect na mga heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa KOJC compound. Ay, ito si Tore. Alam mo, masama yan. Kung ano man yung binabanatan mo, tigil mo na yan. Yung may naririnig ka ng heartbeat. Delikado na yan, Brad. Hindi ha, delikado na yan. Walang biro, delikado na yan. Yung may nadidinig-dinig ka minsan sa tabi-tabi mo na heartbeat. O ako sa'yo, magpa-pre-over ka na. Ah, hindi, hindi ba? Magpa-pre-over ka na, delicate yan. Baka mayan, napoposes ka na, di mo lang alam. Sabi nito mga to, banal ba, wala ka sa Davao. Nandito ko eh, paano ako mapupunta sa Davao? Yung mga tanong nyo naman, oh. Ah, maraming nanonood ngayon dito sa Qatar, maayong buntag nga ngarabii, sa inyong tanan. Oy, mga taga Qatar! Uy, dyan ako naging OFW. Okay, tuloy. Gamit ang ground penetrating radar. We are making focused search. Remember, hindi naman lang sa sini nangyayari yan eh. Di ba? With the resources, the money that he has, and the time that he has. Okay. Ang galing mo rin, ano? Hindi lang naman sa sini yan nangyayari yan eh. With all the money that he has, resources that he has. Tama ka eh. With all the money that he has, to, sabihin mo na si Pastor Kibuloy, with all the resources, sa ilalim siya magtatago? Ayun, common sense naman yun. Hindi, eto, tama ka. With all his money, with all his resources, kung ikaw yun, ibabaon mo sarili mo? Gagawa ka pa ng ano? Ng basement para magtago? Hindi ba pwedeng pumunta na lang ibang bansa? Tandaan ninyo, sa ibang bansa, may mga visa na nabibili. Hindi, walang biro ah. Yung gusto mo maging citizen ng bansa na yun, bibili ka lang ng lupa, bibili ka lang. Eh sabi mo na nga, ang daming pera ni Kibuloy. Eh bibili lang siya ng lupa, may citizen na siya ng country na yun eh. Ang daming pwedeng ganun eh. Tapos sa lupa ako. Magbabaon ako sa sarili ko dyan. Papapagawa ko sa ilalim ng kingdom? Na, hindi, ito ah, sabihin mo na. Sabihin na natin. With all your fantastic imagination. With all your stupidity. Tore, makinig ka na mabuti dito. Tignan mo itsura mo ngayon, oh. Makinig ka, ha? Kahit sobrang dami mo ng pera. Sobrang dami mong pera. Gagawa ka ng mansyon sa ilalim ng lupa. Sige. Pero hindi ka pwedeng lumabas. Bakit? Nandiyan kayo eh. Sa tingin mo mag-i-enjoy ka sa ilalim ng lupa? Hindi. Gamitin mo utak mo, Tore. Kung meron ka bang natitira. Feeling ko na ano na eh, natuyo na rin eh. Hindi, di ba? Sige, tanungin ko kayo. Kayo, sobrang dami mong pera. Talagang limpak-limpak na sa lapi. Gagawa ka ng castle. Castle ah, mansion. Sa ilalim ng lupa, doon ka lang. Mag-enjoy ka? Mag-enjoy ka sa ilalim ng lupa? Gawa kahit castle pa yun nandyan, kahit mansion pa yun nandyan, hindi ka pwedeng bumiyahe. Alam naman, gumawa ka ng sarili mo racetrack doon, paikot-ikot ka ng motor mo. Isipin mo na mabuti yun. Kung ganun kakadami ng pera, sabi mo, may aeroplano lahat, may hangar, mayroong sariling airport. Pipiliin mo, doon nalang ako sa ilalim ng lupa. Magagawa ako ng mansyon doon.
mag-enjoy ako sa ilalim ng lupa. Mag-enjoy ako, ha? Diba, utak ang gamitin mo. Ikaw na nagsabi may pera. Hindi, siyempre, alis na lang ako. Bibili na ako ng ibang lupa sa ibang lugar. Kasi ang daming ganyan eh. Ang daming ganyan na bansa yung i-google ninyo yung for sale na visa, which is legal. Bibili ka lang na maraming property doon o bibili ka lang ng ilang milyon doon. Magiging citizen ka na ng bansa na yon. Oh, pag nangyari yon, oh, ang dali-daling gawin noon. Kung sinasabi mo may pera si pastor, anong sa ilalim ako ng lupa? Pambira ka naman noon. Gamit-gamit naman ng utak minsan, tore. You connect the dots. Alam niyo na siguro. Alam niyo. Oh yes, of course. We will not do this unless you connect the dots. You connect your brain. Unless na very very convinced kami na nandyan talaga siya. So that is how... Samantala, nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na walang nilabag na batas sa pagpapadala ng maraming pulis sa KOJC compound para hanapin si Kiboloy. The reason we did this was that so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. May mensahe rin si PBBM kay Kiboloy at sa mga miyembro ng religious group. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinadinadamay ni Kiboloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Eh, wala namang kasalanan niya mga yan. First of all, Mr. President, you listen to me carefully. Sabi mo, nandyan yung police to maintain peace and order doon sa lugar. Sir, for your information, nagpunta ko kayo dyan, di ba? Sa Prayer Mountain, tinanong mo nga bakit ang ganda-ganda, ang peaceful, peaceful. Ang sagot ni Pastor Kiboloy, because this is a sample of no corruption. In other words, Mr. President, that place is so peaceful until dumating yung mga police. It's a fact. Peaceful ang KOJC. Aliw na nga sila Coach Dada, Coach Oli dyan, tsaka si Boss Dada, tsaka si Master Judea. Ayaw na umalis. Parang gusto na sa manib sa KOJC. Sobrang peaceful nila dyan eh. Hindi, totoo naman. Napaka-peaceful yan. Kung gusto mo mag-relax, higa ka lang doon sa hardin nilang napakaganda. Ngayon eh, medyo dinumihan na ng mga pulis. Marirelax ka dyan kasi very peaceful dyan eh. Para kang nasa isang very peaceful compound sa gitna ng city. Ganon ang itsura ng KOJC. Napaka-peaceful, napakasaya ng mga tao dyan. So ang nanggulo dyan, Mr. President, yung mga pulis. Hindi ho yung mga tao. Hindi mo kailangan. And you know why, Mr. President? Let me give you an exact example. Yung NBI nag-serve ng warrant. It was indeed a very, very peaceful situation. Entirely opposite of what happened sa PNP. Very, 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 very peaceful. Ilan lang sila, sir? Wala pa siguro silang 100 eh. O sabi mo ng 200. Pero peaceful. Eto, umabot ng 3,000 ang mga kapulisan. Peaceful po ba yung tinatadyakan habang nakahiga? Sinasaktan habang nakahiga? Peaceful po ba yun, sir? Ako nagtatanong lang naman. Doon sa sinasabi mong peaceful, asa ng peace doon? Mga piste, nandyan. Sigurado ako, mga piste. Diba? Oo. Oh. Alam mo ba, may paglilinaw ang Korte Suprema. Sinasabing protection order na inutos ng RTC ng Davao ay hindi naman daw nagbabawal para magain ng arrest warrant ang mga pulis. Kaya ang PNP magpapatuloy pa rin sila sa paghahanap sa loob ng KOJC compound kay Pastor Apollo Kiboloy. Mga... Oh, ayan na nga. Wala naman sinasabi si Attorney Torion na hindi iserve yung warrant. Ang sinasabi naman niya, tanggalin yung mga barricade. Kasi... Mantakin mo ha, pagmamay-ari yan ng mga taga-KOJC. Hindi yan pagmamay-ari ni Pastor Kiboloy lang. Na mga taga-KOJC yan. Hindi sila malayang nakakapag-ikot.
Hindi sila nakakalabas-pasok. Ang baho na nila, Boss Dada. Hindi na sila nakaligo kasi pinutulan ng tubig. Nangayayat na si Boss Dada. Isang araw lang siya hindi nakakain ng matino. Diba? Kasi nga hindi pinapapasok eh. Labas-pasok yung mga pagkain. So, yun ho ba ang sinasabi ninyong ano? Yun lang naman na sinasabi natin dito eh. Tanggalin yung mga yun, yung mga barricade. Kami gusto nga namin pumunta, diba? Hindi kami makapunta. Bakit? Hindi kasi makapasok eh. Bawal nang pumasok. Oh. Pero ngayon, oh sige, pwede na. Pero, nandun pa rin yung mga barricade. Eh, kaya nga palpak. Alam mo,